Cium bakar sing lelaki anak saat yang bakar putih pati jadi kuribut tuh gak pada lihat pun bu main lagi kita dapat sakan yang mah ke provinsi kami Rayana bu may naghihintay na po sa kanya na pag mahiwalay alagaan na siya sa aming kabarangay dito. Akala namin noona na napakakuribod niya, pero ngayon tingnan niyo po yan, guwapo. Pati yung anak ni Basya, si Marimar, inakala namin na kuribo din na lumabas siya. Pero ngayon, na mga ilang linggo na po yung edad nila, napakabilis lang lumaki, oh. Kaya, pakikita tingnan. Lalo na, pagsamahin natin silang tatlo, yung anak ni Basya. Pero yung isa, yung anak sa ating bakang pula, parang yan po ang totoong kuribod siguro, or hindi po natin malalaman habang maliit pa. Kasi napapansin namin sa kanya, yung anak sa ating pula, hindi tayo mapupusod. Tingnan niyo po. Yan. Parang magkakapatid sila, pero hindi po sila magkakapatid. Sana magmana siya kay Pugi pag laki niya. Yung isa mga kaprobinsya babae, yung isa lalaki, oh. Napaka-cute tingnan. Pero parang magkapatid lang. Okay. Nakangiti po ako mga kaprobinsya habang nanood sa ating baka. Naaliw po ako. Kahit mga native lang sila, pero yung nanay nila yung pure native. Pero yung isa, hindi ako sigurado kung malaking baka ba yung tatay niya. Pero mukhang magkakapatid lang. Oh, tingnan na po yung mukha nila. Baka dyan. Parehagi silang baka, oh. Kapag kita gila sa puto. Ya. Dula ramo dia. Para kaluha yung baka natin.
Yan po si Marimar, anak ni Basya, kapatid ni Pakbons. Yan, wapa. Mailap. Subukan din si Masin. Ini magpahima sa atin mga kaprobinsyo. Yung kulay niya parang manang-mana kay Basya. Sa kanyang nanay. Anak din to ni Pugi. Ayaw magpahimas, oh. Takot sa akin. Ayaw, oh. Diba siya, napaka-defensive. Bigyan natin ng asura yung mga ibon natin. Natin yung mga inakay nila. Ito dito. Hello. Apat. Lilit pala yung iba. Tatlo. Tatlo. Dami itlog. Yan. May isang bisis daw na nakawala to, nakalabas sa kulungan. Ito na lang, nahuli lang nila. Napakabilis na dumami sa ating mga parakis dito mga kaprobinsya. Naalala ko po, nasa mga 20 plus heads lang sila. Pero ngayon, marami na, lalo na pag makalabas yung mga inakay natin. Kasi tuloy-tuloy yung pag-itlog nila. Yan.
hindi masyadong mailap yung mga parakits natin. Pero yung mga African lovers natin, kapag pumasok tayo, nagsilaparan agad. Kinuka niya yung ating tainga. Anong tingin mo sa ating tainga? Anong tingin mo sa ating tainga dyan? Anong tingin mo? Yung nag-ingay din sa likuran natin, yung mga inakay ng parakits. Magpasubo sa kanilang nanay. Yan ang ating African lover. Makalipad na yan next week. Wow, 3 heads mga kaprobinsya. Sana po mabuhay. Dito dalawa yan, oh. Kakatil natin, oh. Nakala ko po nung una mga kaprobinsya, hindi sila mag-breed dito sa ating area. Kasi sila po yung pinagamatagal na nag-itlog. Pero nadagdagan na po sila. Tapos, may isa naman dito na naglilim. Yan, nasa loob, oh. Naglimlim na naman yung isa. At least tuloy-tuloy na po yung pagdami sa ating mga alaga dito. Mapabaka man, kambing, pati ibon, pati kalapati natin. Tuloy-tuloy na po yung pagdami nila. Noona napakailap na mga kaprobinsya, pero ngayon, oh, hindi na masyado. Parang nasanay na sila ba na palagi tayo pumasok dito sa kulungan nila. Yung bahay natin kalapati, oh, kunting tisa lang mailipat na natin dito yung ating mga kalapati. Yan po, dito po natin sila palabasin pag paliparin natin sila. Tapos itaas, dun po ang ating parang top door. Ito. Pintuan na lang yung kulang. Pag may kabit yung mga pintuan, tapos malagyan na ng top door, wala nang problema. May lipat na namin sila dito. Nang tininan ko po mga kaprobinsya, napakagandang lagyan ng mga ibon. Pwede kakatel kasi malaki. Pwede African lovers o yung ating mga zebra. Napakaganda tingnan yung mga ibon natin sa malaking kulungan. Yam-yam, oh, sa loob. Kaprobinsya, oh. May murag ang nagbulitan dyan sa agama na bulitan. Yan. Tapos pag pumasok tayo, pag maglagay lang tayo ng pagkain, dito lang. Diba daw? Oo. Gusto ko ka daw? Hello? Yan na. Hindi gibibi, hindi gibata pa. Kaya yung mabata, mana? Pasanayon gani. Ito po mga kaprobinsya, yung door namin, oh.
Oh, dari kau. Naung, naung pala ito. Wijar dong, jok lang dong ha. Dong, oh, jok lang dong. Dong. Satu ikan tanya mau gabi dong? Ha? Uti tim song ninyo? Ini anak kawajan ini kasih mu silpon dong? Lah. Lah apa jahat? Lah. Cahat. Dia juga mau ngayap. Dia juga mau ngayap? Dulu. Kai? Olah kah? Iya kan. Ya deh kamu olah lagi mau diskartik baik? Nanti mau. Ya ya, dulu on. Lu. Lu. Happy sih lah. Sahut manusia. Ya. Enggak mas? Okey nak. Mak oh. Lebih bodoh. Ada. Kan jauh sudah tentu kan. Ada. Kalau yang kau dong. Tak. Tak. Tuh. Pisau kat dera. Dikerana. Kau kena. Pulau gak pun? Belum makan kuan siya. Masa? Makan apa pam-pam? Makan pabur. Kisah ada tindahan dong? Tindahan ada nih? Dong? Tindahan ada nih? Tindahan ini ya? Tengok mau kuat yang pan? Pegang masih mulia dengan si Roco. Ya. Sini tindak ni dong. Tubak dah gaya. Urut-urut mana ni mo? Yang po. Pergi tindak. Yang pergi apa tindak? Pait logan lang kulang oh. At saka yung harang ng aming trapdoor sa taas. At dito po, mukhang... Ay, kaya na yung juwang mo, no? Tumidya na mga, no? Ito yung kambing ni Brod, oh. Nakabili siya ng kambing. Kaya na pwede na ni Jo? Tasmil dos duha, hindi pa nadala dito yung isa. Okay na. Naka-jackpot si pare dito. Kasi mura lang yung pagkabili niya. Yung mga tato natin dito. Lagi pa tayo nagkatay. Kahapon, nagkatay tayo ng pato. 5 hits po yung nakatay natin kahapon. Kasi may mga bisita tayo. Pero walang problema. Kasi may mga bagong sisiyo naman tayo dito. Yan po oh. Ito yung mga sisiyo natin. May nagtanong po sa atin kung paano daw natin inilagaan yung ating mga pato. Kasi yung mga sisiyo niya, mamatay lang. Sabi ko po, parang gagawin nyo para hindi mamatay yung mga sisiyo, pag bagong pisa pa lang sila, ilagay agad sa kulungan kasama yung inahin. Yan, katulad sa ating ginawa oh. Nilagay natin sila sa kulungan. So, makakain sila ng maayos pag nasa loob sila ng kulungan. Hindi katulad pag nasa labas lang, tapos ihalo lang natin sa mga malalaki. Ang mangyari po, hindi sila makakain ng maayos kasi maagawan po sila. Yan.
May isa dito oh, para namatay. Namatay oh. Ay, buhay lang. Akala ko po patay. Natulog lang pala. Ayan, oh. Natulog lang pala mga kapatid siya. Dito oh. Sisiyo ng manok. At dito naman, sisiyo ng pabo. At ilang linggo na to? Oh. At may bagong sisiyo din tayo dito ng pabo. Pakaingay sa ating mga gansa. Ayaw. Ayaw. May isang sisi oh. Kunin na natin ito at ibigay doon. Okay. Okay. Yan. Dito. Uy, tapang naman. Mga matatapang yung maalaga ng pabo. Okay. Ah! Oh, patay pa gini. Pinutulungan ako. Uy! Ah! Nagalit yung pabo. Nahabol ako mga kapatid siya oh. Tapang ng pabo. Kinuha ko lang yung sisi oh. Yung mga sisyo natin pabo. Bigyan natin ng Panamox 40. Para hindi sila maling kasipun. Mas mabuti yung may gamot yung tubig nila na inumin. Para matangkal lang resistensya. Ito yung ginamit natin sa ating mga laga dito. Sa ating mga sisyo ng manok. Pag napapansin na po, napaka-healthy po yung mga sisyo natin doon. Dahil po yan sa ating ginamit na Panamox 40. Yung mga sisyo, ang kalaban natin dyan yung sipon, yung kuraisa, yung falfax, yan. Prevention is better than cure mga kaprobinsya. Yung mga kambing natin oh. Mga dahon lang muna yung binigay namin para makasave kami sa napier. Kumain yung kambing natin oh. Wala pa tong dalawang buwan. Oh. Hoy. Anak mo 'yan. Ikaw ha, maldita kay ka. Pati anak mo, inaway mo.
Nakasayang po ni Dayan mga kaprobinsya. Nakasahana-sahana siya pero nakalimutan natin. Napainom natin siya ng pampurga. Kahit bagong kasta pa lang siya. Yan. Siguro malinisan lang siya. Or maglandi siya ulit. Kasi mga ilang araw pa lang mula sa pagkasta. Yan po ang pagkakamali natin. Sa mga una natin mga video, nagpurga po tayo sa ating mga kambing. Tapos nakalimutan natin na si Daya nakastahan na pala. Kasi malito yung anak niya, oh. Yan, lugwa pa kayo. Buwer na buwer yung anak niya. Anak ko ni Ibana mga kaprobinsya, ito. Anak siya ni Ibana. Ganang klase. At yung tatay niya, yung buwer natin na black kid. Naling kamot yung tawag anak ni Dayan, oh. Dali ta magsalik ng totoy, ane. Kain tayo. Noong una po, hindi po tayo nagpapakain ng mga dahon ng Jimelina. Kasi may nag-comment po sa ating mga video na bawal daw ipakain yung dahon ng Jimelina. Pero may kabarangay naman kami dito na pinapakain naman yan ng dahon ng Jimelina yung mga kambing niya. Tapos magaganda naman yung mga katawan sa kanyang mga kambing. Kaya ginaya na natin. Pinakain din natin ng dahon ng Jimelina yung mga kambing natin. Okay lang naman pag hindi masyadong marami yung ipapakain natin na dahon ng Jimelina. Pero pag sanay na sila ba? Kasi pag hindi pa lang sila sanay sa dahon ng Jimelina, first time nating bigay sa kila, pwede magtai yung kambing. Kaya dandahan lang muna sa pagbigay ng dahon ng Jimelina. Huwag biglain yung kambing natin. Kasi marami namang mga dahon ng Jimelina dito. Sayang naman pag hindi namin ibigay. Tapos yung kabarangay namin dito, nakita namin na halos dahon ng Jimelina yung binigay niya or wala siyang pili sa mga damo. Basta hindi lang nakalalason yung mga kambing natin, oh. Makita na dito. Bugyagong kayo ba? Si Jin, oh. Busog na. Sisigan ang mata ni mo. Tukhako tagi na parigaw. Ay, lapok. Kuyawan lang ng parigaw. Yung kabing natin na si Buwer at si at migaw agad si Buwer. Si Buwer at si Bubu yung pinasto namin. Si Turo, hindi lang pinilabas. Kasi ayaw daw kumain pag nasa labas. Kira tindog ba? Buwer, oh. Yan. Si Bubu. Inom po tayo ng tubig ng buko. Kahit na parigaw. Untol na parigaw. Gas na. Igo yun. Igo na sapon. Ay. Shout out po sa ating mga followers dyan na matagal na hinagkakaon ng fresh na buko.
naik kata kanta pada gausa melingau kita melimut lah kadang-kadang kena inung di air. Sige lang natin ito sa ating alaga manok. Wakon. Tingog pala daan. Oo na siya. Kumukumok ni Tayo Tayo. Satu rat, isa. Purong lagi lakarang bulan ko, ah. Sa mga karaan mga kaprobinsya, pag may ganito yung niyog, gilakara nagbulan. Pero wala katuhanan yan. Sa lubi na kita. Gila karag bola. Naugal na rin. Yung petlogan ni pare agaw. Oh. Ilan lang ka po pre? Siyam. Angit ang galingan niyo pre. Abroad. Di mag-a-up. Ha? Ada yang naik Paris dah, kan? Mulahan nasi kau balik sebut ga-up.